LeBron, no problem ang ipinakita ng Los Angeles Lakers ngayon sa kanilang performance, mga kapatid. Pinangunahan nga ito ni Anthony Davis para talunin ang San Antonio Spurs sa overtime sa score na 125-121. Ito nga po ay back-to-back wins na para sa Lakers team. Alahalimaw ang laruan ni Davis nito at kumamada ng 35 points at 17 rebounds. Para kay Westbrook naman, 33 puntos at 10 rebounds. At sila nga pong dalawa ang tumapo sa San Antonio matapos nilang maipasok ang huling 2 points para selyuhan at maipanalo na ang laban. Pero itong pagkakapanalo nga nila, mga kapatid, ay medyo magastos at alanganing patuloy ang labas nito para sa Lakers team. Dahil ito ngang si AD ay klarong nagkaroon nga ng injury sa kanyang kanang tuhod matapos nitong makipagbuno sa rebound sa fourth quarter ng kanilang laban. Namilipit nga po siya nito at halos hindi na makatayo habang patuloy ang laban nila. Kalaunan ay nakatayo naman ito at tila walang iniinda ng sakit. Pero nang ma-interview na nga siya, dito niya inamin na sumasakit nga daw. Alam naman natin na may history nga po talaga itong si AD pagdating na sa injury. At halos matagal nga po ito kung makabalik. Pero depende pa din kung gaano kalala ang natamo niya ngayon. Para naman kay LeBron, hindi na nga po siya nakalaro kanina nang dahil din sa injury sa kanyang kanang ankle nang mabagsakan ito ni Desmond Bane sa second quarter pa lamang ng kanilang laro. Pinilit supalpalin ng tira niya ni Dwight Howard. Kaya ang nangyari ay na-out of balance patuloy ito at bumagsak mismo sa paa ni LeBron. Halos mamilipit rin sa sakit si LeBron ito at ilang minuto pa nga ang lumipas bago siya nakatayo. Itong paa din na ito mismo ang na-injury sa kanya dati kaya hindi siya nakapaglaro ng matagal-tagal. Kaya ang mga fans ngayon ng Lakers ay talagang hindi rin maipinta ang mga mukha dahil ang pinaka-aabangan nilang team ngayon ay puro injury na. Napakasaklap nga po nito at talagang pag-injury na nga ang tumama sa isang manlalaro. Kahit gustuhin pa nilang maglaro, eh team na nga mismo din ang hindi papayag. Dahil baka mas lalo pang ang lumala, di ba? Buti nilang din kakaumpisa pa lamang talaga ng regular season. Dahil kung sakali mang matengga nga sila ng mahabang panahon, eh may chance pa rin silang makabalik kahit papano at matagal ding makakapagpahinga, di ba? Pero yun nga lang at hindi ito maganda para sa team ng Lakers na kakabuo pa lamang. Tapos ganito pakasaklap ang nangyayari sa kanila ngayon. Dumako naman tayo dito kay Kyrie Irving, mga kapatid. Walang humpay na kontrobersya ang kinakaharap ni Kyrie ngayon at halos Kyrie Irving lagi ang mga balitang lumalabas sa mga nakaraang linggo. At ngayon nga tila ginagantihan pa siya sa liga ng NBA nang dahil sa naging desisyon niyang hindi magpapakuna para sa kanilang mandato bago makapaglaro. Alam naman siguro ng lahat na matigas pa rin nga po si Kyrie sa usaping bakuna at wala nga pong magawa kahit mismo ang sarili niyang kupunan na Brooklyn Nets. Nung nakaraang araw lamang po nang inilabas ng liga ang itinuturing nilang 75 greatest player of all time. Ang dalawang kampi ni Kyrie na sina Durant at Harden ay kasama nga po dito. Kahit pa nga nakakuha ng kampinato si Irving sa Cavaliers noong nagsama sila ni LeBron at wala rin namang duda sa kakayahan meron ng batang ito. E wala nga po siya sa 75 greatest ng NBA. At ang malupit pa nga po dyan ay nakita pang tinanggal ang pangalan niya sa listahan. Nakita nga po nakasama ang pangalan niya sa original na listahan pero kalaunan biglang nawala o talagang sinasadyang binura. Wala nga pong nakakaalam kung bakit nagkaganito. Meron pa nga mga fans na nagsabi na malaking sabuatan nga daw ang naganap dito dahil kapag iginugel mo ang Nets NBA 75 lumilitaw ang pangalang Kyrie Irving pero kapag kinlik mo page doesn't work na. Meron din mismo sa NBA sa video nila na nakalagay ang pangalan mismo ni Irving pero nawala rin nga po ito. Isa nga lamang po ang ibig sabihin yan. Tila may hinanakit din sila kay Kyrie nang dahil nga hanggang sa ngayon ayaw pa rin ito sundin ang mandato na ibinigay nila. Marami nga pong umiidolo kay Kyrie kaya siguradong maapektuhan din ang kita ng liga kung wala silang Kyrie na makikitang naglalaro. Pero gayunpaman, dapat hindi rin ginawa ng liga yon, ano? Malamang na-insulto din si Kyrie dito. Ano sa tingin nyo? Para sa inyong mga suwestiyon na komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli, mga kapatid.